La. Nandiyan na pala kayo. Binuksan na pala ninyo ang telebisyon. Mga bata, makinig kayo ha. Dahil meron akong ikikwento sa inyong napaka-importante. At ito'y tungkol sa 10 kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises maraming taon nang nakararaan sa bundok ng Sinai. Ito'y isinulat sa 2 kapirasong bato kung saan isinulat ng Diyos ang mga kautusan para sa mga taga-Israel. Kaya naman dapat na makinig kayo mabuti sa aking kwento. Tuloy! Oh, Brad Giorgio! Ang mga kautusan ito ay para din sa ating ngayon. At ito ang mabuting balita. Binigyan kayo ni Jesus ng bago at higit na dakilang kautusan. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Julio, alika iyo. Tulungan mo naman ako. Ano po yun, Frajaco? Oh, ito ang lubid. Isabit mo ito dun sa sanga. Konti pa iyo, konti pa. Bilisan mo naman ang kilos para makapagsimula na tayo ng volleyball. Ayan, ang galing iyo. Ikalawang kautusan, igalang ang pangalan ng Diyos. Huwag babanggitin ito sa ordinaryong paraan. Ibig mo sabihin, huwag tayo magmura? Mura? Eh ano ba yun, ha? Yung kapag ginamit natin ang pagalit o pabiro ang pangalan ng Diyos. At doon sa bansa, kung saan ipinanganak ang magulang ko, ni hindi nga pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos eh, kung hindi makukulong ka. Eh kapag nagmura ka, ano naman ang mangyayari sa'yo? Eh di magkakasakit ka, di ba fragile ako? Hindi, hindi tayo nagkakasakit. Hindi piko ng Diyos. Pero ang mga nagmumura, eh mali ang ginagawa. Isip bata kumbaga. Eh pero matatanda naman ho ang nagmumura eh, di ba? May mga matatandang isip bata na mahilig manisi ng iba. Kapag nagagalit sila, sinisisi nila ang Diyos. Kapag nasira ang isang bagay, kasalanan daw ito ng Diyos. Kapag natatraffic sila, naatraso sila ng dating, kasalanan daw ito ng Diyos. Ah! Naku! Meron pa pala akong pagpuntahan! Oh, paalam na mga bata ah! Magkita-kita tayo bukas! Ay naku! Ang lakas na ulan! Diyos ko, sana po huwag umulan bukas at sana po manalo kami. Akim, ano ba? Huwag kang maingay, nag-aaral ako! Naiintindihan mo ba ako, ha, Akim? Oo na, Janet. Maglalaro na lang ako dun sa bukid. Ay, nako, Diyos ko. Bukas po may test ng kapatid ko. Sana po pumasa siya. Lord, pagalingin naman po si Merlin, talagang ang cute-cute niya po kasi. Ay, Merlin! Mga bata, tignan niyo itong dala ko. Oh. Oh, kumusta ka na, Kuti? Malakas na kasi siya, gawa na ang dami niyang kinain kanina. Alam mo ba... Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Napakalungkot. Galit na galit po si Julio. Nagagalit siya dahil sinisipon siya? Dahil hindi po siya pinagbigyan ng Diyos. Ha? Ano ka mo? Nagdasal po ako na sana huwag umulan. Pero umulan naman po ng malakas. At ako naman, nagdasal na pumasa ang kapatid ko. Pero baksak din naman eh. Aba, teka, hindi sa binigyo kayo ng Diyos. Kaya lamang hindi tama ang pagdadasal ninyo. Pero 3 beses pa ako nagdasal. Dapat nagsindi ka ng kandila, umabra sa akin yun eh. At pagkatapos sabay sabi ng abracadabra na parang magic, mga bata, ang Diyos ay hindi genie ng magic lamp ni Aladdin. Pero gumaling naman po si Merlin. Oo, dahil dinala ko siya sa manggagamot ng hayop at nabigyan siya ng gamot. Pero ba't di po niya pinapasa ang kapatid ko sa test? Baka hindi siya nag-aral ng gusto. Oo nga, yun nga sabi ng teachers niya eh. Huwag niyong sinisisi ang Diyos sa mga pagkukulang natin. O kaya naman yung para pagtakpan lamang ating mga katamaran, mga pagkakamali o di magandang intensyon.
Kailangan natin ang Diyos, pero kailangan din niya tayong maging mabuting anak niya. Aba, nandito pala mga lapis. Nilikha tayo ng Diyos para tayo... Masakit yun ah. Pero tayo ang dapat na kumumpleto sa pag-ibig na inilagay ng Diyos sa atin. Halikon ko. Di ba, hindi naman ito kagustuhan ng Diyos. Napakaganda ng pag-ibig ng Diyos na inilagay niya sa pagkataon natin, pero nasa sa atin ang pag-iingat nito. Eh, paano po natin malalaman kung may Diyos nga? Kapag maulap ang langit, nakikita mo ba ang sikat ng araw? Tama, pero alam mong naroon pa rin ang araw. Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa Diyos kahit na hindi natin siya nakikita. Eh kung ganun po, Pra Jaco, paano ba namin dapat kausapin ang Panginoong Diyos? Hindi. Panginoon, alam po ninyo ang mabuti para sa akin. Pero may higit na magandang sabihin sa Diyos na siyang mas gusto niya. Gusto niya ito dahil kinikilala natin siya bilang Ama at ayon pa yun sa pagkakaturo sa atin ni Jesus. Sabi dito, Ama namin, sumasalangit ka. Sambayin ang pangalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sa lupa, para na rin sa langit. Bigyan mo po kami ng aming makakain sa araw-araw at... Patawarin po kami sa aming pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo po kami ipahintulot sa tukso. At ipagadya mo kami sa masasama. Amen.